Hi guys! Ayan, for today's video, ang i-share ko naman sa inyo yung tungkol sa aking e-loading dito sa aking tindahan. Ito yung request pa rin ni Sir Kuya Ronnie Tinyo. Ngayon nating i-vlog. Doon nakarang araw hindi ako nakapag-upload kasi kung mapapansin nyo, masama pa rin yung boses ko. Malalim pa rin kasi inuubo ako guys. So ngayon yung load ang topic natin. Kasi merong mga nagbago doon sa mga paglo-load, lalo na sa smart. Marami ako dito ang ginagamit sa paglo-load. Wait lang guys ha. Meron ako sa smart, tatlo ang traditional retailer SIM ko sa smart. Dalawa doon yung active lang. Yung latest ko nabili ay nalaman ko wala pala siyang menu, so hindi ko siya ginagamit. Kasi yung mga nauna kong SIM card, na traditional SIM card ng paglo-load ay may mga menu yon. So yun ang i-discuss ko sa inyo mamaya. Meron din akong dalawang traditional SIM card ng Globe. So, yun ay parehas kong ginagamit. Ayan, ito yung isa. Tapos, nandito yung isa. Bumili ako ng panibagong cellphone na ito, dikipad, kasi mas maaluan para sa mister ko yung mag-load pag dikipad yung cellphone. Kaya bumili ako nitong Nokia Dual SIM. So, dalawa ang nakasalpak dito. Ito yung smart ko na lumang retailer SIM, saka yung bagong retailer SIM. Yung pinakaluma-luma kong retailer SIM dito nakasalpak. Ito yung lagi kong ginagamit na cellphone. Hindi to kayang i-access ng mister ko kasi may pin code to. Lahat ng apps dito, ginagamitan ng fingerprint ko para mabuksan. So, hindi yan na-access ng mister ko. Kaya kailangan ko ng dalawang SIM card. Dalawang cellphone sa paglo-load para doon sa mister ko at para dito sa akin. Baka magtataka kayo, bakit kailangan ko maglagay ng mga password, pin code, ng lock sa mga apps ko. Siyempre, baka mamaya sa Lazada, malaman mo na lang may dadating sa yung order, hindi mo alam. Sa Shopee, ganun din. Tapos sa GCash, ganun din. So, ito talaga, for security, ito yung lagi kong ginagamit. Hindi pwedeng laging kung saan-saan nakalagay. Kailangan talaga secure yun. May mga password, may mga pin code, lahat ng apps dyan. So, meron din akong ginagamit na Paymaya. Pero nitong nakaraan, marami nagtatanong sa akin sa Paymaya at wala na raw silang voucher na nare-receive doon. Tama, wala na raw nga tayong nare-receive. Pero nandun yun sa ano na kailangan meron tayo. Hindi ko alam kung may problema yung Paymaya. Bakit ganun wala na silang rebates. Sa GCash, ginagamit ko din. Meron akong isang customer na every other day nagpapaload siya sa akin sa GCash. So, doon ko siya niloloadan para naman kahit paano masatisfied yung mga customer. May niloload ako sa kanya na 50 pesos, easy sir 50, fan aliw yata yun. Marami siyang pwedeng i-access doon sa ano, pag dito siya sa akin magloload sa GCash. So, bukod dangi lang siyang niloloadan ko noon. So, yung paggamit ko ng paloadan ko, depende kung ano yung hinihinging load ni customer. Tapos, yung mga madadali na lang na i-load na ordinary UTP, Giga 50. So, dito ko na sa traditional SIM card iniloload. Minsan, naglo-load din ako sa Shopee pag kailangang ubusin yung laman ng Shopee wallet ko. Ginagamit ko yung pang-load para hindi ko na siya itatransfer sa bangko. Itong recently, ginagamit ko yung grocery. Kasi nandun na rin yung pangalan ng customer, hindi ka na magta-type. Mas madaling mag-load doon, lalo na yung AN20 sa TM. So, doon ko siya niloload. Kasi kung sa traditional retailer SIM, dadaan ka pa sa *100#, bago mo maloadan si customer ng AN20. Although doon sa ibang apps, meron din naman yun. At syempre, depende rin sa hawak ko nung time na magpapaload si customer. Pag ang hawak ko ay ito at nandito na yung lahat ng apps, kung anong available dito na mas madaling ma-access at lobat yung ibang pang-load ko, edi doon na ako sa apps, naglo-load. Ngayon, pag wala ako sa bahay, wala kaming internet, nasa labas ako at may nag-text na kailangan magpa-load, daladala ko din yung mga traditional retailer SIM ko kasi yun hindi na kailangan yun ng internet para makapag-load, mas madali, di ba? Yun nga lang mahirap sa GCash, sa Paymaya, kailangan mo ng internet para makapag-load ka sa kanila. Although, makakapag-load ka kahit wala kang internet, na share ko na yan sa inyo lalo na sa GCash, eh mabagal ho, paano ho, kung kailangan na ng customer yung load, eh mas mabilisan kung sa traditional retailer SIM ka maglo-load. Yung traditional retailer SIM, yun yung binibili doon sa mga agent. Yun yung pinaka-kauna-unahang way ng paglo-load ng mga nag-i-load. Yun, kaya tinawag na traditional SIM card kasi yun yung pinaka-lululuhan ng paglo-load. Itong mga Paymaya, itong mga GCash, mga grocery, ito ay nga ngayon na laang. Pero ang pinaka-kauna-unahan talaga ay yung traditional retailer SIM talaga ng Smart at Globe. Alam nyo ba, matagal ko nang gustong i-discuss itong tungkol sa load. Nag-text ako doon sa aking agent ng Smart kung yung aking nire-register na SIM doon sa ka-partner app ay kung may rebates pa, kung may incentive pa. Kasi guys, itong mga SIM card, ayan, ito yung mga SIM card natin.
pag tayo yung nagbibenta ng SIM nung nakaraan, nire-register ko to sa ka-partner app. Lahat ng number nire-register ko, kung ano ang kanyang expiration, kung ano ang cellphone number. Yung ka-partner app, bagong app yun, hindi naman siya bago, matagal na yun. Mag-i-install ka nun sa Google Play Store pag ikaw ay may cellphone na Android, magagamit mo yun na pang-load. So, bakit kailangan i-register? Para pag ito ay binili ni customer, at pag nag-load si customer ng regular yata, basta mag-load si customer, meron kang incentive na makukuha ang 5 pesos ulit bukod sa kita mo doon sa tubo mo dito sa mismong SIM card. Kung dito may tubo ka ng 5 piso pag bumili si customer, tapos pag bili niya, luloadan niya, kikita ka pa ulit ng additional 5 pesos. Noon yun guys, talaga nakaka-receive ako ng incentive na 5 pesos kada ano. Malalaman ko na lang may dumadating sa aking 5 pesos. Pero ngayon, etong mga to, bagong bili ko to, ni-register ko. Hindi ko alam kung gumagana pa yung ganun kasi hindi nga ako replyan ng aking agent at sisiraan ko daw ulit ang smart disk ko puro de. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga sisiraan ang smart. I-share ko lang sa inyo yung mga na-experience ko nitong mga huling araw. Kasi yung smart guys, sabi nila kasi nag-upgrade. Bigla na lang kasing nawala yung menu doon sa mga traditional retailer SIM. Pero ang kinaganda niyan guys, yung pinakakauna-unahan ko, hindi ko alam kung 10 taon na itong retailer SIM ko, ay hindi siya kasama sa nag-upgrade. So, itong pinakakauna-unahan ko ay meron pa siyang menu. Ayan, meron pa siyang menu, hindi katulad dito na talagang wala. Ayan. Yun na ikinaganda na nauna ako nakabili ng SIM card kasi hindi siya napasama sa pag-upgrade. Sabi nila upgrade, pero sa akin, ang nangyari ay downgrade dahil lalo akong nahirapan sa paglo-load. Since wala na yung menu, nawala din doon yung phone book, yung mga pangalan ng customer na madaling i-access pag kailangan mong i-load, lalo na kung regular customer, pipindutin mo na lang na doon yung pangalan. Nawala din doon yung mga promo na gustong i-load ni customer. So ngayon, ang nangyari ay maglo-load ka na via USSD. Tapos pwede rin dito sa kanilang load menu, kaso pipindutin mo pa rin yung offers, iisa-isahin mo pa rin, parang USSD rin ito, magta-type ka pa rin yung number, isa-isa, i-check mo pa rin isa-isa kung ano yung mga napindot mo. So, nandito yung example ko na ano, ito may kodigo ako dito para to sa asawa ko guys. Kita nyo ba? Ayan, para ito sa asawa ko, kasi pag may mga bagong nangyayari, ina-update ko yung mga kailangang paraan ng paglo-load para hindi siya mahirapan. At least dito, meron ng instruction kung anong sunod-sunod na gagawin niya. Kasi, di ba, yung mga lalaki, pag hindi sila interesado sa isang bagay, hindi nila matanda-tandaan. Kaya, kailangan mong gawan sila ng kodigo para mas madali sa kanila. Nandiyan na, isa-isa na, pinadali ko na, inisa-isa ko pa talaga, at inilagay ko pa talaga dito kung anong number ang kailangan niyang pindutin kung sakali na yun ang ipaluload. Number 1, FB10. Number 2, ML10. Number 3, UTP. Number 4, UTP150. So, nandoon na naman lahat doon sa USSD pag nagload ka. Kaso yun nga, hassle nga, iisa-isahin mo pa yung type ng number ni customer. Hindi katulad kung may menu, nandoon na, isisave mo lang yun sa SIM card mo, okay na. Ito pa ang nangyaring hindi maganda sa smart. Ayan, smart di ko kayo sinisiraan. Sinishare ko lang kasi syempre maraming makaka-relate. Baka merong mga nangyari na ito sa kanila. Ito kasi, itong SIM card dito ay pwede ko siyang gamitin dito sa isang cellphone ko. Paano nangyari yon? Kasi meron nga akong ka-partner app dito. Doon sa ka-partner app ko dito guys, nakalagin doon yung cellphone number dito. So, kahit hindi ko to galawin, kahit nandyan lang siya sa kaha, sa lagayan, makakapag-load ako gamit ang isang app ng ka-partner app. So, kaso, ang hassle dito, minsan, hinihingian siya lagi ng OTP. Every time na hindi mo siya laging ginagamit, o basta, hassle na lagi mong hihingi ng OTP dito, kaya kailangan lagi rin tong may charge, dito rin pumapasok yung confirmation text. So, kahit di mo to gamitin, yung SIM card na nandito, mauubos pa rin yung load mo pag ginamit mo yung ka-partner app. Kaso ngayon, ay hindi magamit yung ka-partner app, hindi ko pa siya na-try, dahil nagloko ito nung nakaraan, may pumasok ng mga hacker. Yung ate ko kasi tumawag sa akin, yung kanya raw cellphone, yung kanyang, ayan, nag-request ako ng PIN code. Meron daw sa kanyang nagte-text ng mga OTP. Ibig sabihin, pag may OTP, may nagtatry na mabuksan yung ka-partner app.
Ngayon, okay na yata ulit ang kapartner app. Bakit nabubuksan ko na ulit? So, yan guys, nabuksan ko yung kapartner app kasi nung nakaraan, hindi ko siya nabubuksan. So, kung magkano yung balance ko dito, yun din yung balance ko dito. Pwede ako mag-load dyan kasi meron dito yung load, tapos yung goods. Dito yung goods, dyan mo i-re-register yung mga SIM card na binibili sa'yo ni customer. Dito guys, bukod sa nakaka-receive ka dito ng confirmation text ng mga transaction mo, meron din dito sa kapartner app na makikita mo yung mga load transaction history. So, dyan mo makikita guys. O, ayan. Yan. Active na ulit yung itong kapartner app kasi na nakaraan, di namin mabuksan. May hacker, maraming nakakuha na ng load. Buti hindi kami na-scam kasi meron yatang insider na nag-hack ng mga account. Yung ibang naglo-load guys, wala silang kapartner app kasi ito naman optional sa'yo kung gusto mong mag-install ng kapartner app para magamit mo rin siya sa ibang cellphone. Ito parang pinopromote nila kasi meron ditong bills payment din. Yan. Parang may remittance na rin. Parang gusto nilang upgrade yung smart. Kaso, wala na huli na eh. Marami nang pwedeng pagpilian sa pag-bills payment, mga pag-remittance. Kung meron kang kapartner app, pwede mo siyang loadan via PayMaya. Kaso dapat yung number mong gagamitin dito, hindi mo pa siya na-register sa PayMaya personal. Sa akin, na-register ko na siya sa PayMaya bago ko pa nalaman na may kapartner app. So, kailangan bago ka mag-link ng iyong kapartner app dito sa PayMaya, dapat hindi mo na siya nagamit dati pa sa PayMaya personal. So, di ba ang gulo? Yun. Kaya mahirap gamitin dito yung kapartner app. Pero lagi ko itong ginagamit kasi mas madali ditong mag-load. Kasi dito yung load ay yan, i-select mo na lang, tapos number. Tapos dito makikita mo na yung mga promo niya guys. Oh. May all data, may magic data, only 5G data, mga giga video, giga power. So yung giga power maganda yan guys. Kasi ma-access na nito yung only TikTok. Tapos meron siyang 6GB na shareable, yung pwede kang magpa-hotspot sa ibang kasama mo sa bahay. Yan, merong giga video. Ibig sabihin, yung mga promo, hindi mo na kailangan na dumaan sa USSD na sobrang tagal. Kaya, ang ginagawa ko, doon na lang ako sa kapartner app. Kasi ilang click lang, ay nandun ka na sa promo na gusto ni customer. So, doon. Tapos na tayo sa Smart, sa Globe naman. Kaya hindi ko pa rin nile-let go yung Globe ko kahit marami akong paraan na pwedeng paglo-load. At mas mahirap mag-load sa Globe ng mga promo nila kasi dadaan ka rin sa USSD *100#. Kesa doon sa PayMaya, sa GCash, sa grocery, yung promo basta mo na lang pipindutin. Ilang click lang na pindot mo na. Ang kinaganda kasi dito sa Globe guys, meron silang free text. Pag nakakota ka ng 3,500, may dadating sa yung 300 free text. Buwan-buwan yun. Yung 300 free text na yun, pwede mo siyang i-text sa lahat ng network. Walang pinipili. Smart Token Text, Globe, TM, dito. Kahit saan, pwede mo siyang i-text kahit sa saan. So, malaking bagay na hindi ko na kailangan mag-load kasi may free text ako. Yun nga lang, hindi siya na-convert sa pera. So, kung 14,000 na yung free text mo, hindi mo makukuha yan. At mag-expired siya pag hindi ka nakakota sa susunod na buwan. Lahat ng mga naipon mo sa susunod na buwan, lagas yun, ubos yun lahat yung free text mo. Kung 14,000 yun, tapos hindi ka nakakota, ngayon ang 3,500 na load, na yung load na yun, dapat na load mo na yun sa customer. Hindi yun yung na-load mo doon sa iyong distributor. Kailangan na ubos mo na yun para ma-count. Hindi big sabihin ay maglo-load ako ng 4,000 para mamaya may dadating akong free text. Hindi ganun. Kailangan na i-load mo na yun sa customer. Ang kinaganda nga yun, kaya hindi ko talaga i-let go, ang Smart at Globe, may mga free text sila. Hindi katulad sa mga apps na ginagamit natin sa GCash, sa PayMaya, hindi tayo nagkakaroon ng free text. Kaya hindi ko ma-let go yung mga SIM card ko ng traditional load. Sana hindi na nila isama dun sa nag-upgrade itong SIM card ko. Pero sabi naman ni Sir Brian, shoutout sa mga taga Batangas kung sino dyan nirurutahan ni Sir Brian Baris. Ayan, ay hindi na raw masasama yung aking SIM card. Yan. Kung tutuusin na rin SIM card ko, pang-apat ko na tong Smart. Simula pa nung ako nagtindahan. Kasi yung isa napatakay ng Betadine, hindi na gumana, sayang. So yan lang guys, wala na ako masyadong i-share dito, napahaba na naman. At yung Globe naman, na-share ko na to dati, yung paglo-load. Ganun pa rin naman siguro, *100#, pag maglo-load ka ng promo sa Globe. Pero pag regular, direkta ka na dito sa menu nila. Yun, madali lang naman. Dito sa Smart, ito lang shinare ko kasi sobrang laki ng pagbabago talaga. Hindi ko alam kung bakit lalo nilang pinahirapan ng mga retailer. Ayan, shoutout sa Smart. Sana ibalik nyo na yung dating sistema. Hindi ko alam, sabi ni Sir, mas maaalwanan daw kami sa susunod
sana totoo yun. Yan nga pala, meron pa akong dito sim dito. Hindi siya masyadong mabenta yung dito sim sa akin. Nasira na nga siya eh. Ito ay 10 pirasong binili ko doon sa kasama nung agent ko ng Smart padala. Kaso hindi na siya bumalik. Hindi pa lang ako na-scam ako dito. Pero napaubos ko na siya. 2 piraso na lang to. Although hindi malakas dito sa amin, ay may bumibili pa rin naman kahit papano. So sa ibang lugar malakas to guys, pero dito sa parte dito sa lugar namin mismo ay mahina. Pero sa ibang lugar dito sa Batangas may parting malakas. Ayan, siguro hindi pa stable yung signal nila talaga dito. Pero maganda daw yan at may naglo-load din naman sa akin yan ng buwanan na nagkakahalaga ng 199 pesos. Sulit na daw yun para sa kanya. So hanggang dito na lang guys. Salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe guys sa akin YouTube channel, Lizelle Dumdum. Salamat guys. Ingat. Bye-bye. Happy selling.